Yon, what's up? What's up sa inyo? Welcome dito sa ating Earl 150 Transformation Part 5. So ano ba yung gagawin natin para sa Part 5 ngayon? Share ko lang sa inyo. Dahil nga nagpalit tayo ng twin headlight, kailangan nating mag-rewire. Iayos yung mga wiring, yung harness niya. Ayan yung harness niya. Kasi iba naman yung forma niyan dati. Iba yung forma niyan dati. Isa lang ang pinagsusuotan niya. No? Tsaka isa lang din ang pinanggagalingan ng balot niya kung makikita niyo. Ayan. So isa lang. Eh ang problema dito sa naging bago is dalawa na siya and maliit yung taguan. So hindi sila kakasya ng isa lang. So ang gagawin dito is didiskartehan ko kung paano ko itatago ng malinis yung mga wiring. So simulan na natin. Ang medyo magiging problema ko kasi dito, ano to eh, ang function ng isang ilaw, di ba twin na nga siya? Ayan, twin na siya. Ang function kasi ng isang ilaw is tatlo. Kung makikita niyo, meron siyang apat na nakalitaw per ilaw, di ba? Meron siyang isang park light na maliit. Tapos meron nga din siya yung pinakang headlight niya, ayan. So bale, kada isang ilaw, merong park light, merong low beam, merong high beam. Ganun din sa kabila, meron siyang park light, meron siyang low beam at merong high beam. So ang gagawin ko ngayon, i-merge ko tong dalawa na to, syempre. So merge na siya. Tapos, i-rewire natin ng maayos dito sa stock terminal ng Earl 150. Share ko na rin po sa inyo yung pansamantala ko lang na ginawa. Bale ito, pansamantala lang ito for the sake na makapag-wiring ako. Kasi po, di ba, nagka-problema tayo nung... alam niyo man, nagka-problema tayo nung nakaraan sa kung paano natin ipi-place yung ano, di ba? Ilaw. So ito, gumawa ako ng pansamantalang bracket para lang makakilos na ako sa pagwa-wiring, pero hindi po ito yung gagamitin ko talaga dyan. Gagawa po tayo nung talagang magandang klaseng bracket para dyan, para hindi naman siya pangitignan. Gawa yan dito sa mga plakang tambak. Marami kasi ako mga ganyan eh. Ayan. Tinabas ko lang, then binare na ng tig-isang butas. So share ko po sa inyo, naisip kong discard dito is dahil meron tayong left hand switch, meron tayong right hand switch. So baka i-divide ko siya sa dalawa. Lahat ng wirings from dito sa side na to, tulad nito, galing siya dito sa side na to, dito natin ilalagay. Tapos lahat ng wirings tulad ng manggagaling sa mismong panel speedometer natin sa panel gauge, dito ko na siya itatago. So bale, i-divide talaga natin yan. Medyo ahabaan lang talaga natin yung pasensya natin dahil siyempre ano to eh, medyo wow wiring to eh, medyo komplikado. Tara na, gawin na natin dahil ko pa sinasabi. I-merge ko yung ano wiring nito para isahan na lang. Samahin ko na, merge ko na lang yan kasi pag di ko pa minerge yan, nagugulo pa eh. Kaya naman, kailangan lang na mahabang pasensya talaga. Siyempre, babalutan natin ng electrical tape yan mamaya. Hindi naman yung pwedeng ganyan. So bali yun guys ha, ito continuation lang to. Medyo malabo yung ating camera dahil cellphone camera lang itong ginamit ko ngayon. Papakita ko lang sa inyo na naayos ko na lahat ng kable. So nahati ko na sila dun sa magkabilang matanong twin headlight na ikakabit ko. So ito na siya. Ayan ha. Ngayon, gagawin natin, itatago natin ang maayos to. Then ibabalot natin ang maayos to mga kable na to. Para siyempre hindi siya pangit tignan. Diba? Yan, babalot natin yan. So yan, ayos ko na din lahat ng terminals. Ay, gumagana na rin po lahat yan. Gumagana na yan pagka-perindot dito. Lahat ng mga controls niyan, okay na siya. So magkakaalaman tayo ngayon dito sa huling terminal na hindi nakasaksak. Yan yung headlight natin. So magkakaalaman tayo. So isaksak ko lang, then ipapakita ko na sa inyo kapag gumatakbo na siya. Okay? So ito yung dating dalawang headlight na winiring ko kasi nga magkahiwalay.
and isa lang ang terminal. Ito ang papasok doon sa main terminal, and then ito, itong isa, tatap siya rito. Kaya may isa pa. So, yan yung ginawa ko. Yan, dalawa. So, yan, install ko lang. Pinapapakita ko na sa inyo na gumagana na siya. Alright? Okay. So, yan na. Natakpo na lahat ng wiring. Okay na lahat. Kaya yan yung ating wiring. So, ang gadiskarte na lang dito is, siyempre, dahil hati, babalutin natin ang electrical tape itong part na to, itong part na to. Ito, babalot natin. Ang isa pang naiisip ko rito is paano ko itatago to. Ang naisip kong paraan para tago lahat ng kalat na wiring dito is yung port bag, yung tool bag dito na bilog para matakpan yung kung anumang mga wiring ang nandito. So, babalak akong bumili nun para lang matakpan to. Pero anyways, ito. Tignan natin lahat ng electrical kung gumagana. Okay, first try. Tignan natin kung okay ang aking pagkaka-wiring at kung lahat ng controls ay functional. Okay, tignan natin. Okay, susi. Okay. Ang ating busina. Okay. Ang ating starter. Lobat tayo pero yun lang. Meron. May starter tayo. Nga lang hindi makastart dahil mahina na ang baterya. So, dun tayo sa headlight. Ayun, meron headlight na pala tayo. Ayan. Oh. So, unang click, park light. So, bukas ang park light natin yan. Park light, headlight. Okay. Passing light, bright. High beam. Okay. Mahina lang talaga yung battery natin ngayon. Signal light sa... Okay. Signal light sa kabila. Napunta tayo sa brake light. Tignan natin kung functional. Okay, functional din ang ating brake light. Functional din siya. So, iniilaw ko kanina, functional. So, ayan. Gandang maganda na yung pagkaka-wiring natin. So, buo na to guys. Buo na. Ang huling gagawin na lang dito is yung repaint. And then, doon na tayo sa final na itsura nung ating Earl 150. So, yun na lang muna. Pinakita ko lang naman sa inyo na tapos na yung ating pag-wiring at paano natin in-install yung headlight. So, bali, yun guys. Yun, nakita nyo naman kung ano yung mga ginawa muna natin discarded dun sa headlight, no? So, i-summarize ko lang kung ano yung mga ginawa natin discarded. So, syempre, tinanggal natin yung lumang headlight niya. Isa lang yung ruta ng kable lahat. Doon lang nakatago sa mismong headlight niya. And ang ginawa natin is in-split natin sila into two. Kasi nga, dalawa yung pagtataguan ng wiring harness. So, dahil dalawa yon, meron tayong left hand switch. Andun yung mga switch ng ilaw natin. And then, sa may right naman is andun yung ating starter. Diba? Andun yung starter button natin. So, dahil sa left side, andun yung mga control ng switch. So, medyo madaming wires yon. Ilagay natin siya dun sa bandang left side ng ilaw. So, andun. So, dahil naman sa right side is yung starter lang yung control natin. So, konti ang wiring sa kanan. Dun ko ngayon itinago yung mga wiring sa speed gauge, sa speedometer gauge. So, dun ko sila itinago. Para hindi sila siksik lang sa isang side. So, hinati ko. Then, ang diskarte lang nagagawin ko dun para malinis siya is babalutan lang siya ng electrical tape. Yung hati niyang dalawa para lang malinis tignan. As ayun nga, yung naiisip ko para itago yung kalat ng wiring is yung fork bag. Kung familiar kayo doon, yung bag na nilalagay sa harapan nung motor. So, yung leather. So, yun yung iniisip ko ikabit dun sa Earl 150 ko para maitago yung mga winiring natin. So, paano? Ayun lang muna. Pero bago ko tapusin yung video, syempre, may mga nagre-request na shoutout. So, pagbibigyan natin yan. Shoutouts kay sa isa nating subscriber, si D-Mark Laureano. Tsaka shoutouts din sa isang follower and subscriber natin na si Justin. At tsaka sa mga Earl Riders and owners from Bukidnon. So ayan, mabuhay kayo. So ayan, yun lang muna guys. Abang-abang na lang muna sa mga kasunod pang episode din itong transformation ni Earl. So marami pang pwedeng mangyari dito. So huwag nyo naman sanang kalimutan mag-like, share, and subscribe. Siyempre pag nag-subscribe kayo,
updated kayo niyan, tapos susunod kong i-upload, makikita niyo agad, di ba? So marami pa to, abangan lang ninyo. So yun, muli, lagi ako nagpapasalamat dun sa mga nanonood, sa mga laging nakasuporta, tsaka sa mga solid subscribers natin dyan. Kung may katanungan kayo, libreng magtanong, o kung minsan talagang hindi ko na masagot dito sa YouTube, pwede kayo mag-PM dun sa Facebook ko, pakilike nyo na rin yung ating Facebook page, syempre. Ganun din, kung anong pangalan natin dito sa YouTube is Mecha Musica. So, pwede rin kayong magtanong doon. Kung may katanungan kayo, PM nyo lang ako doon sa page na yun. Tapos, kung kaya ko naman sagutin, hanggat sa abot na makakaya natin, kasagutin natin if kaya naman, di ba? So, yun. Muli, nagpapasalamat lang ako sa inyo. So, paalam na sa inyo, guys. Hanggang sa susunod ulit.